Ingay ng background. Hello vlogs! Welcome or welcome back to my channel! It's Angel. So, for today's video, i-share ko sa inyo kung paano nga ba mag-apply as a crew sa isang fast food restaurant. So, if you're interested on this video, just please keep on watching. So first, syempre, kailangan nyo talaga ng resume. So dapat sa resume, mga ilalagay nyo is honesty because honesty is the best policy, you know? Kasi yung habang gumagawa ako ng resume, inaalala ko talaga kung ano nga ba yung mga kaya kong gawin, yung objectives ko, yung mga ganun, saan ako nag-aral. Syempre, ilalagay nyo sa inyong resume, yung mga reference number, something ganun. So kailangan sa resume pa lang, alam nyo kung ano yung mga ilalagay nyo sa interview. Siyempre, resume talaga yung kailangan nilang tignan at yun yung parang guide nila sa mga tanong na sasabihin nila para sa iyo. Siyempre, pupapasa ka ng resume sa guard or dun sa chief na naka-assign sa store na pupuntahan nyo or pag-a-applyan nyo. So, after nyo magpasa ng resume, kailangan maghihintay muna kayo ng call from the managers ng store na pinuntahan nyo. Kuwari, McDo na lang katulad sa akin. So, kailangan maghihintay kayo ng call ng manager sa McDo. Kailangan pumunta ka agad kapag tinawagan ka na kasi isa ka sa mga napasama sa interviewin ng restaurant managers. Ang next naman is, syempre, interview na. So, sa interview, kailangan ang inyong suot is formal attire. Kailangan presentable kayo, naka-makeup, naka-skirt or socks, tsaka naka-long sleeves, na damit or something, basta presentable talaga kayo sa job interview. At kailangan sa interview pa lang is ipakita nyo ng inyong best sa pagsagot ng kanilang mga katanungan. Dapat tugma talaga sa katanungan na ibinibigay nila sa inyo. After naman ng interview, need nyo ulit maghintay ng call kasi yung call na yon yung talaga nagpapatunay, isa yung sa mga patunay na hired ka na. Yung pangalawang call na yun. Eh, disclaimer pala ha, ito pala is based on my experience sa nangyari or ganap sa aking journey sa pag-apply sa McDo. So, i-share ko lang sa inyo. So, anyways, sa call na yun, kailangan kapag tinawagan ka nila na pumunta ka ulit sa McDo kasi gagawa ka or mag-OJE ka na, eh yun na yun, isa na yun sa sign na tanggap ka na. So, congrats na agad sa'yo. Kung tinawagan ka nila ng pangalawang beses. Kailangan mo namang gawin is mag-OJE. So, ang meaning ng OJE is on-the-job experience. Yun ay maglilinis ka sa lobby, tatlo kayong maglilinis kami. Katanong ginawa na, maglilinis kayo sa lobby, ganyan. Pero sa una talaga, sobrang nahihiya ako kasi first time ko nga lang, di ba, na mag-apply sa isang fast food restaurant and kailangan tanggalin mo yung mga hiya-hiya sa katawan mo, yung mga arte-arte mo, tanggalin mo yan. Yung sa OJE, meron kayong 3 to 4 hours yun. Kalimutan ko kasi parang 4 hours ata yun na kami, on the job training na naglinis kami tatlo sa lobby area. After nyo mag-OJE, kakausapin na kayo ng manager, isa sa mga manager na sasabihin na ibigay nyo na dapat yung mga requirements na needed sa store. So, ayun, isa na yun talaga sa mga confirmation na ikaw ay belong na as a crew member sa McDonald's. Kailangan may pasa nyo yung mga requirements na yun within sa ibibigay ng manager the date. Siyempre, nakapagpasa na kayo ng mga requirements, sa mga needed, yung mga SSS, pag-ibig, ganyan, PhilHealth, something. Kailangan nyo naman gagawin or ipapagawa sa inyo is magkakaroon ng tour sa bawat station, ganyan, papakita, i-introduce sa inyo yung mga station na ito, ganyan, ito yung para sa mga fries, ito yung sa drinks, ganyan, anong gagawin, paano ito, ganyan. So, hindi lang siya basta-basta trabaho agad. So, may pag-aaralan ka talaga. So, kailangan nyo ipasa ka sa bawat station. Kailangan data station talaga is papasa mula at mga sa front counter, drive-thru na counter, drink grower, sa fries, sa production. Anyways pala guys, ang production tsaka service crew, magkaiba sila sa salita pa lang, no? So, sa production, yun sa amin, yun yung mga gagawa ng mga burgers, sila yung mga magluluto mga chicken, and sa mga service crew naman, yun naman yung mga gagawa ng drinks, yung nasa front counter, mga cashier, yung mga runner, nagbibigay ng mga pagkain, ganyan, yung mga nasa fries, ayun, kami yon yung mga service crew. Eh, di ba naman yung mga production crew, sila naman yung nasa taas. Kadalas yung mga nasa taas, mga lalaki, and konti lang yung mga babae na naka-assign doon. Last one, the last one na kailangan nyong isama sa pag-a-apply nyo sa isang fast food
restaurant is kailangan mag-enjoy ka lang. Huwag mo isipin yung pagod, yung hirap kasi sa una lang yan, guys. Ganyan din talaga ako nung una, sobrang hirap. Sabi ko, sobrang nakakapagod. Hindi ko alam na ganito pala yung na-experience na kadalasan ng mga crew. Kasi dati, di ba, kumakain lang tayo sa mga fast food restaurant. Pero once na tayo naman ang na-assign as a crew sa isang fast food restaurant, mapifeel din talaga natin yung pagod, yung pressure. At kailangan, yung mga yon, kailangan mo talaga maging motivation. Kailangan mo siyang gawing motivation para mag-improve ka, at kailangan everyday may improvement ka talaga sa mga ginagawa mo. And everyday is a new day nga, ika nga nila. So kailangan, kung papasok ka sa fast food restaurant or sa trabaho, kailangan mag-enjoy ka lang. At sa enjoyment na yon, kailangan ibigay mo yung best mo or yung better na ikaw sa trabaho na ginagawa mo. So that's it. I hope na may natutunan kayo sa video na to. At sana naman nakatulong ako para may mga malaman kayo kung paano nga ba mag-apply and yung mga procedures after nyo mag-apply as a service crew or production crew. Sana nag-enjoy kayo sa video na to, and don't forget to give it a big thumbs up and subscribe to my YouTube channel. I hope na pumasa kayo sa interview na ganap ninyo, at lahat ng ma-applyan nyo is makapasok kayo lahat. Don't forget to comment down below kung may mga iba pa kayo suggestions na video na gagawin natin next week. I'll see you guys on my next video. Bye!